At saka dito, puro papilan lang eh. Di ba si Soto? Ayun, no? Maraming palpak na statement. Anong katarantaduhan ang kinalat niyan doon sa Senado? Ayun. Nagpalabas ng nasagap niya sa YouTube. Eh, ang dami mong masasagap ngayon sa YouTube eh. Kung lahat yung papatulan mo, magiging inconsistent ka sa bawat issue eh. Oo. Bakit? Hindi ka na consistent kasi may iba-ibang version yun eh. Oo. Eh yun, wala namang pinagbabasihan yun, kundi kwento lang yun. Kwentong maliwanag. Mga analysis lang yun. Mm-hmm. Mga kaibigan. Theory. Theory nga eh. Mm-hmm. Oo. Kaya nasabi raw ni Loxin, ito pinaka walang kwentang narinig ko eh. Oo. O, sipin mo. Kaya nga... Senate President. Sa taal nga eh, di ba nagano yan, nagsuggest. Oh. Magkaroon daw ng cloud seeding ba seedling para umulan. Oh. Sabi ng specialist, hindi pwede yun, lalong lalala. Oh. Oh. Hindi ka naman vulcano. Lalo magti-trigger ng buwan yun. Pagkagalit ng tapos vulkan. Tapos ka, vulcanizing. Dapat, suggest natin, sana sila ang inihulog doon sa bunganga ng vulkan. Oh. Diba? Pagkatapos sabi niya, yung mga nandung Pilipinang naroon sa'yo, huwag na kayo umuwi, dyan na lang kayo. Isipin mo, mantalang Amerika. Ano ba ito, sira na ba ulo niya? Ewan ko ba, yun. Binaliw na, no, ng kapangyarihan at saka pagsisipsip. Yan ang mapapala ng tao, na hambog, yan. Dyan ka mauwi sa pagkasira ng ulo. Ang masama niyan, may mas matindi ron. Ano? Hindi niya alam, sira ulo niya. Idol, paki-block mo itong nagngangalang Pilimon, gumagamit ng pangalan na Pilimon de Vera. Yan. Troll yan eh. Hindi kami nag-entertain ng troll dito. Kung magagamit kayo doon sa iba, gamitin nyo. Kami, hindi kami pwede dyan. Ha? Para ano, sumikat ka. Di ba? Pakasangkapanin mo kami. O, para makapagsipsip ka. Siyempre, sa pagsisipsip mo, ang makikinabang dyan, ikaw. Para kang si Tito Soto. Di ba? Sa pagsisipsip ni Tito Soto, sa kagustuhan niya makapagsipsip, mga kaibigan, ano nangyari? Ayun, oo. Nagpalabas yan ng, para lang mapalitaw niya, dahil galit si Presidente Duterte doon sa... Amerika. Oo. O, para mapalitaw niya na galit din siya, mga kaibigan, akalain ninyo umimbento. Ha? Inimbento niya. Yung conspiracy theory. Sana kung siya mismo naka-imbento nun, hindi. Hindi. Oo. Napulot niya sa YouTube eh. Ha? Na yung ano, yung pinalabas niya, hindi official eh. Walang basis whatsoever, mga kaibigan. Halimbawa mo, ako gagawa, palilitawin ko na ito, ganun, ganito, ganun. Oh. Tapos i-upload mo, i-demonstrate mo rin sa... Senado. Sa hearing ng Senado. Naturingan kang... Senate President. Oh, ikaw pinakamataas doon. Bali ba, ang subject matter is ano yan eh, damaging eh. Oo. Sa Amerika at sa United Kingdom na pinalalabas niya itong virus na ito ay gawa ng Amerika at saka ng United Kingdom o ito nasa likod. Oo. Yun yung content ng video, mga kaibigan. Sino napabuti ron? Napabuti siya kay Presidente Duterte. Siya lang. Sino na pasama? Ba tayong lahat? Lahat. Oo. Bakit? Kasi po, yun, mga kaibigan, hindi basta damaging lang eh. Kung hindi, nalalagay mo sa panganib ang seguridad ng Amerika at saka ng United Kingdom. Oo. Anong karapatan mong ilabas yun? Anong karapatan mong gawin yun? Oo. Nilagay mo sila sa panganib eh. Ano ebidensya mo? Oo. Diba? Alam mong hindi naman kwan yun, hindi credible source yun. Incredible Hulk yun. Yan nga. Diba? Kasi mo paratangan mo, gawa nila ito. Opinion lang yun. Interesting daw, mga kaibigan. Interesting, di doon ka sa bahay mo manood,
Ba't mo palalabas sa Senado yan? O, nakita na ninyo mga ano nito? Nakapag-ship-ship ka. Napabuti ka. Ikaw lang ang napabuti. Ang taong bayan, malalagay sa panganib dyan. Oo. Sa ginagawa mong yan. At saka oo, yan, naka-record yan sa Senado, yung sinabi mong yan. Bukod sa yan eh, papasok sa journal. Oo. Hindi mo naman pwedeng itamper yan. Ito nga eh, meron niyang, may kaso ngayon ha, sa ombudsman na ipinail. Laban dyan sa, kwan eh, sa isang official dyan, sa Senado, na nagtamper ng kwan eh. Oo, sa sekretaryo. Yung parang pinaka-minutes. Oo. Hindi ba? Kinasuhan ng mga kapwa niya empleyado sa ombudsman eh. Oh, pinalabas na aprobado na yung isang ng committee, yung isang batas. Oo. Pinasa na ng isang ng committee sa Senado. Eh, hindi naman pala. Deliberation lang pala yun. Oh, mga kaibigan. Kaya pinailan ng kaso. Ngayon, ito, bukod sa pumasok yan sa journal ng Senado. Eh ngayon, eh, napakadali na eh. Habang naghihiring sila, naka-live na yan sa kwan eh. Sa social media eh. Buong mundo na kagad yan, yun eh. Oh. Kalat na yan, yung sinabi niya ni Soto. Oh. Isipin mo yung, ano yan, irresponsableng tao. Isipin mo kung gaano kaawa-awa itong Pilipinas, magkaroon tayo ng mga ganyang klaseng opisyal sa gobyerno. Matataas ang inuupuan. Paano kung mag-react ang Amerika sa sinabi niya? Oh. Di ba? Oh. Ano ikakatwira niya dyan? Di ba? Yun niya eh. Oh. Bakit niyo tinatanggal yan? Eh, hindi ka kwan, hindi ka karapat dapat eh. Kahit na barangay official, di ka pwede. Para nag-akusa ka ron eh. Oo, reckless. Inair mo yung accusation na, kwan, na walang basihan. Sa Senado pa niya sinabi. Oo, hindi. Ginamit mong venue yung Senate. Sana man ako, i-interview ka lang eh. Akala yata nito, siya na may-ari nung Senado. Yan, oo. Sana kung personal property mo yan, ikaw lang ang accountable. Hindi ba? Eh, ginawa mong kwan eh. Sirkus yung Senado eh. Nagparatang ka. Bali ba mga responsableng bansa yan? Hindi katulad nating irresponsable ang mga leader. Di ba? Nakatulad mo. Oh, ma. Sus Mar Joseph na katarantaduhang malaki yan o. Oh. Paano nyo babawiin yan? Sige nga. Oh, wala ba magtatanggol kay Soto ngayon? Magtanggol nyo si Soto. Yan. Para magmukha na kayong mga luko-luko. Para magkaalaman na kung sino talaga ang mga luko-luko rito sa Pilipinas. Ngayon, ang ano mo, ang kanyang agenda ron is magpalapad ng papel kay Duterte. Presidente Duterte. Hmm. Ngayon, yung bang ganong klase, eh, yung sinasabi natin, ha? Yan bang ganyang klase ng pagpapalapad ng papel? Nakatulong ba kay Presidente Duterte yun? Hindi. O nakasama? Makakasama talaga yun. Oh. Kasi Amerika yan, tsaka United Kingdom yan. Hindi, alam mo nang merong ano yan eh. Oh. Nakikipaghiduaan to si Presidente Duterte siya. Nang wala naman dahilan eh, di ba? Oh. Pagkatapos ginatungan mo, sinobrahan mo pa. Oh. Eh, lumilitaw nun, may basbas ni Presidente Duterte yan. Pinapahamak mo eh. Nagsisip-sip ka, pinapahamak mo. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat ng pagsisip-sip makakabuti. Makakasama pa yung iba. Oh. Kaya niya lang ginagawa ng isang tao yun para siya makinabang. Eh, siyempre, malaki pork barrel nila eh. Yun ang agenda niya. Oh. Gusto niyang maging mabuti rin sa mga senador eh. Kailangan, basta yung pork barrel, intact yun para sa mga senador. Para maging magaling siya na Senate President. At saka yung bang... Dito, pagpapakita ng pagalingan, Speaker, tsaka Senate President, kailangan magaling kang lumakad ng pork barrel. Oo. Oh.
talagang lagi kang laron. Kailangan, inuuna mo yung kapakanan nila. Oo. Ng mga kasamahan mo, kumbaga sa mga baboy, kailangan, ikaw ang gagawa ng ano, ikaw ang hahakot ng darak. No. At saka ng kanin baboy. Yeah. Lalamunin ng mga mambabatas. Saka yung bang sinabi ni Soto, nakatulong ba yun? Sa taong bayan, para yung virus eh, wag lumaganap. Ayun. Hindi eh. Diba? Ano-ano naging ano nun? Pakilabang ng tao rin sa sinabi niya. Diba? Wala eh. Wala. Oh. Kaya nga kung buhay si Pugo, sasabihin eh, dasa-lasa nonsense. Yan. Diba? Nonsense, sinabi. Oh, diba? Hindi, tsaka pinapatulan mo yung ganun. Sabi mo nga, malayo sa putok ng kanyon eh. Oo. Ba't ka pumapatul sa ganun? Hmm. Senate President, mga kaibigan, mag-resign ka na. Ah, perwisyo lang kayo eh. Lalo nyo lang pinagagalit ang tao at saka kayo na mismo ang naglalantad sa sarili ninyo. Nagbubukas ng barahan ninyo na yan lang pala ang abot ng kukote ninyo. Napakataas niyang pwestong hindi yata proportionate. Oo. Yung kakayahan mo dun sa pwesto mo. Little knowledge is dangerous. Oo. Sabi nga. Mukhang kukunti ang konti. Laman ng utak mo eh. Una-una, hindi ka dapat pagsalita ng ganun. Oo. Tumahimik na lang, di ba? Pucha, Senate President. Sabi nga ni Solomon, minsan yung tahimik, napagkakamalang marunong eh. Oo. Di ba? Oh, yung madaldal, mababaw eh. Oo. Yan ang nangyari kay Soto. Sa kadaldalan, ayun, lumilitaw, hindi siya marunong. Diba? Lumilitaw, wala siyang lalim ng kaalaman. Oo. Dito ang pinag-uusapan eh, yung siguridad ng bansa natin, yung kapakanan ng bansa natin. Diba? Kung ano ang magagawa sama-sama, collective, ng mga opisyal sa gobyerno. Oo. Bilang kayo, gusto nyo makatulong, halimbawa, sa executive. Oo. Kasi legislative kayo eh. Kaya nyo ginawa yan, yun ang purpose. Magkaroon ng kolektibong pagkakaisa, di ba? Oo. Para makagawa ng tamang solusyon. Yun. Kasi sinasabi nga, two heads are better than one. Tama yun. Especially, kung ito'y ang concern mo is welfare na ng bansa at ng mamamayan itong pinag-uusapan eh. Nagsalita. Kasama na kayo doon eh. Nagsalita yung isang head. Hindi kayo puwera doon. Oh. Tatablan din kayo niya, maniwala. Oo. Oh. Eh, mga kaibigan, no? Sipin mo. Di ba, yun ang dapat eh. Hindi yung nag-inject ka roon ng kung ano-anong magsasapanganib pa. Oo. Oh. Nakatulong ba sa tao yun? Siniraan mo yung Amerika, siniraan mo yung United Kingdom. Hindi ba kasiraan nila yun? Oo. Nawala ka naman ba siya? Oo. Naglalabas ka ng ano, ng hindi... Unang-una, ito. Yun. Halimbawa, totoo lang. Example, hindi totoo yun eh. Na ang gumawa ng virus na yan, Amerika. Ba't nila gagawin nyo kung makakapinsala sa kanila? Sila mismo eh. Di ba? No. Oh, ngayon, ito. Granting for the sake of argument, sabi nga. Ha? Halimbawa lang ito. Totoo yun. Alam mo bang yan eh? Classified information yan. No. Oh. Hindi basta-basta nilalabas yung ganyan. Hmm. Di ba? Highly classified. Sip mo, bubulgar mo. Ano ka, expose? Ano ka, media man? Ewan information ba yan? Kinasabi mo. Sipin mo yan. Hindi lang hilaw yan. Wala yan eh. Oo. Yung merong raw information. Yeah, hindi ito lang wrong. Wrong. Wrong information hindi ito. Hindi lang raw. Wrong. Hindi hilaw ito na raw. Kung hindi, wrong. Oo. Oh. Mga kaibigan. Ito nga eh, kapapasalaw nila nung kwan. Yung GMRC, babalik daw, di ba? Good manner, right conduct. Oh, tama yan. Tama. Dapat. Tagal natin sinasabi yun. Umpisaan niyang GMRC sa gobyerno. Oo. Senado lalo, tsaka kongreso. Kasi kayo yung mga walang modo eh. Wala kayong kahihiyan pare-pareho eh. Marami.
Hindi naman lahat. Meron pa rin diyang natitirang may kahihiyan. Diba? Iilan lang yun. Ilan lang yun. Oo. Mga kaibigan. Eh, ano ho eh. Dapat sa inyo, kayo ulit mag-undergo eh. Doon sa GMRC. Kasi wala na kayong mga pakiramdam. Hindi na ninyo alam kung ano yung mabuti, ano yung masama. Ano yung tama, ano yung mali. Oh, minsan mabuti, minamasama nyo. Yung masama, minamabuti nyo. Oh, di ba? Katulad nung ginawa ni Soto. Isipin mong, gawin mong mabuti, eh, masama yung ginawa mo. Tapos minabuti mong ipalabas. Oo. Oh. Di ba? Oh, ano tawag mo ron? Di ba yun eh, bad manners and wrong conduct. Oh. Ang tawag dapat. Lintik na mga tao ito.